Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Good afternoon po. Batiin mo nga po yung katabi mo. Ate, maaga pa. Hello. Okay, praise God. Bago po ako magpatuloy, yan, welcome po sa ating mga first-timers. Okay, si Marilyn Joy Cruz. Okay, sino pa? Josie and Gelia, Welcome po! Ayan, invited ni Anna Lynn Garcia. Tsaka, welcome po sa okay. Mga kapatid, ano po, kanina po, nag-start na po, nag-resume na po yung ating live class, tsaka nag-start na po yung Destiny Training po. Ayan. So, yung sa mga nagtatanong po na wala bang training sa hapon, please lang po itong last batch na ito, konting tiis lang po kasi nagpaplano po kami na magkaroon sa hapon. Kaya lang, kulang pa po yung teachers namin kasi ang isang klase ay dalawa hanggang tatlong nagpapacilitate din po. So, ito pong Destiny Training 3, pagkatapos po itong batch na ito, baka makapaglagay na kami sa hapon. Kaya po, tiis mo na pong konti yung mga nag-a-attend doon ng Life Class at ang Destiny Training po, yung SOL1 na tinatawag natin. So, ang available pa lang po niyang oras ngayon ay, ayan po, 11 a.m. Pero next batch po, awa ng Panginoon ay makapag-produce na po tayo ng another set ng team. Ayan. Tinitingnan po namin by next year din, January, baka magkaroon na rin tayo ng klase ng Sabado. So, isang araw ng Sabado, dalawa sa linggo. And we're praying na talagang bigyan pa tayo ni Lord ng mga manggagawa na makakapagturo para sa ating live class at Destiny Training. Okay po ba yun? Salamat po sa isang sumagot. Okay. Salamat po sa inyo. Okay, sa mga hindi naman nakakaunawa po nga dito, ayun po, meron pong, mamaya po, sa preaching po, marinig nyo bakit tayo nagtitraining. Okay na po ba kayo? Tanungin mo nga po yung katabi mo, okay ka na ba? Okay ka na? Okay na? Okay na talaga ha? Sige, tayo muna para konting, okay. Sige po, yung maraming mga kamayan, ano, maraming blessing. Oh, ganun-ganun tayo. Yan sa mga katabi niyo. God bless you. Okay, God bless. Nanay, God bless po. Thank you, Lord. Yes, God bless you. Oh, maya, maraming nagkakaroon sa inyo ng blessing, ha? Okay, God bless. God bless. Yes. Amen. Okay, may dala po ba kayo mga Biblia? Sige po, pwede na po. Upuna muna po kayo. Okay na po. Okay, may dala po kayong Bible. Kung saan niyo po ang inyong mga Bible sa Judges. Sa Old Testament po tayo ngayon. Okay, Judges. Mga hukom sa Tagalog. Mga hukom. Judges chapter 6. Ayan, sa bagong tipan, yung maliliit na book sa mga baguhan, wala po yan dyan. Okay. Kuya, pwede mo ba akong bigyan ng verse para sa mga walang Old Testament pa? Okay. Sundan mo na lang ha. O sa Judges chapter 6, mga hukom chapter 6, verse 1 to 6, 11 hanggang 18. Okay, sunod na lang po kayo. Yung mga Bible po, pwede po kayong pakinig, pwede pong basahin yung nasa screen. Okay,
Again, the Israelites did evil in the eyes of the Lord, and for 7 years He gave them into the hands of the Midianites. Because the power of Midian was so oppressive, the Israelites prepared shelters for themselves in mountain clefts, caves, and strongholds. Whenever the Israelites planted their crops, the Midianites, Amalekites, and other eastern peoples invaded the country. They camped on the land and ruined the crops all the way to Gaza and did not spare a living thing for Israel, neither sheep, nor cattle, nor donkeys. They came up with the livestock and their tents like swarms of locusts. It was impossible to count the men and their camels. They invaded the land to ravage it. Midian so impoverished the Israelites that they cried out to the Lord for help. Okay, ulitin ko po yung verse 5. They came up with their livestock and their tents like swarms of locusts. It was impossible to count the men and their camels. They invaded the land to ravage it. Midian so impoverished the Israelites that they cried out to the Lord for help. Okay, tanong po tayo sa verse 11. The angel of the Lord came and sat down under the oak in Ophrah that belonged to Joash the Abiezrite, where his son Gideon was threshing wheat in winepress to keep it from the Midianites. When the angel of the Lord appeared to Gideon, he said, "The Lord is with you, mighty warrior." But sir, Gideon replied, "If the Lord is with us, why has all this happened to us? Where are all his wonders that our fathers told us about when they said, 'Did not the Lord bring us up out of Egypt?' But now the Lord has abandoned us and put us into the hand of Midian." The Lord turned to him and said, "Go in the strength you have and save Israel out of Midian's hand. Am I not sending you?" But Lord, Gideon asked, "How can I save Israel? My clan is the weakest in Manasseh, and I am the least in my family." The Lord answered, "I will be with you, and you will strike down all the Midianites together." Okay, Gideon replied, "If now I have found favor in your eyes, give me a sign that it is really you talking to me. Please do not go away until I come back and bring my offering and set it before you." And the Lord said, "I will wait until you return." Tayo po yung manalangin saglit. Father God in heaven, Lord, salamat po sa hapon na ito. Salamat po sa araw na ito kung saan kami makapanambahan. And Father, we pray, ma-receive po namin yung salita mo. Let your anointing be upon us, Lord God. Sa akin na nagsasalita, Panginoon, at sa mga kapatid ko nakikinig, Lord, talagang hinihingi po namin ang favor, Lord God, na maunawaan namin, Panginoon, ang nais mong iparating sa amin, Panginoon. At ang salita mo yung maging masarap na pagkain ng aming kaluluwa, Panginoon, upang talagang lumago kami sa aming mga pananampalataya. Mapalaya kami kung ano mong bagay, Panginoon, ang mahanda ko pag hindi kami maging malago at hindi maging magbunga, Panginoon. And Father, by your grace, tinitiwala po namin sa inyo ang oras na ito. Ayan kung makapagbulay-bulay kami ng mga salita at dalangin ko ang pagpapala mo ay mapasabawan isa po sa amin. Thank you, Father God. Sa iyo po ang papuri, ang pasalamat at pagsamba sa kabustusan at kapangyarihan ng Espiritu Santo sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen! Amen! Okay, kung ang hawak ng Bible ay hardbound, lagyan niyo po siya ng ipit, ha? Babalik-balikan natin yung verse. Okay, ang title po ng ating bigay sa akin ng Panginoon ay, ayan, Me versus Me. Okay? Meron pong verse sa John chapter 10. Okay, basa. Okay, sabi po sa John chapter 10 sa NIV version,
The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Sa NASB version po, New American Standard Bible, the thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly. Okay, Kuya, balik po sa NIV. Tingnan niyo po ha, sabi niya, I have come that they may have life and have it to the full. Okay? At ang sabi po sa NASB, have life and have it abundantly. Okay, sa Tagalog po, kung yung mga Bible, ang sabi dyan, ang magnanakaw daw ay naparito para magnakaw, pumatay at sumira. Ngunit, pumarito ako upang kayo magkaroon ng buhay at magkaroon kayo ng buhay na masagana. Okay, sabi sa NIV to the full. Ibig sabihin, siksikliklik umahapaw. Okay, tapos ang sabi po dyan sa ano, NASB, abundantly. Talagang abundant, masagana, o overflowing. Okay? Ito po ay pangako ng Panginoon. Ito po John chapter 10, by context po, ang meaning po niyan ay tumutukoy sa mga hiring shepherd. Ang ibig po sabihin ng hiring shepherds ay yung mga bayarang pastol. Nag-aalaga sila ng tupa kasi binabayaran sila. Pero pag dumating yung kaaway, ina-abandon nila yung tupa. Pero spiritually speaking, the thief, ang ating kaaway, si Satanas, okay, the devil comes only to steal and kill and destroy. Pero napakaganda po ng pangako ng Panginoon. Siya ay naparito para magkaroon tayo ng buhay na masagana. Amen? Kaya lang po, masakla, marami pagkakataon para po tayo si Gideon. Ano po nangyari kay Gideon? Dumarating si Lord, nagpapakita ang Panginoon, nagsasalita ang Panginoon, kaya lang ano sabi ni Gideon? Lord, kung ikaw nga iyan, kung ikaw ay suma sa amin, bakit lahat ng bagay na ito ay nangyayari sa amin? Okay? Ano pa sabi niya? Nasa aming, napakagad lang sinabi ng aming mga magulang. Pero ngayon, but now the Lord has abandoned us. How can we save Israel? So yun po yung ating mga, litanya na talagang may mga pagkakataon para bang nakikita natin sa sarili natin kung ang Panginoon ay nasa atin, bakit ito nangyayari sa atin? Natanong niyo na po ba yan sa inyong mga sarili? Dumating na po ba sa punto na Panginoon, nasaan ka? Minsan, may napasadahan po ako sa Facebook, kilala ko po yung tao. Tapos ang kanyang post ay naka black screen. Tapos meron, ayan, nakasulat, sabi niya, Lord, nandiyan ka pa ba? Okay, so yung mga questions na gano'n, hindi mo masabing biro eh. Tapos ipinost pa sa Facebook. Pero, nung Sunday, nakita mo siya sa church. So, may mga pangyayari sa buhay natin na dumarating tayo sa punto na testing ba ito o ano ba yung nangyayari sa atin, pero tinatanong natin si Lord, Lord, nandiyan ba pa ba? Okay. Kung makikita niyo itong teksto na ito, naisip mo na imposible na iwan tayo ng Panginoon kasi ang pangako ng Panginoon sa atin, ibigyan tayo ng buhay na masagana. Amen? Okay, dapat maging konkreto ito sa buhay natin. Okay? Sabi ko sa Judges, yung binasa natin, kinuha ko po yung isang verse. Sabi ko dyan sa verse 2, because the power of Midian was so oppressive, okay? The Israelites prepared shelters for themselves in mountain clefts, caves, and strongholds. Mga kapatid, ang mga Israel na nakakita, nakasaksi ng napakagandang ginawa ng Diyos sa buhay nila. Pero dumating yung mga pagkakataon na nilusod sila ng kaaway and it was so oppressive. Ano po sabi dyan? Tingnan niyo po.
Saan sila nagtayo ng bahay? Saan sila nagtatago? Mountain clefts, caves, strongholds. One of the saddest and yung pinaka isang kung makakapag-search po kayo ng sa internet sabi po, bilalik pumasok sa isip ko eh. Yung mountain clefts niya, yung huling history ng Israel. Hindi po Old Testament ha, New Testament. Papasok na po siya na basta last part ng bago mawala ng tuluyan ng bansa ng Israel. Meron pong history sila na parang masada yata. O kung makakapagtay kayo, masada, hanapin niyo po yun. Yun yung huling stronghold ng Israel nung nilusob sila ng Romans at nung magabi sila. Biro mo, in mountain clefts, caves, strongholds. Alam niyo po, yun po ay true story, last part ng history ng Israel bago sila mawala sa mapa. Alam niyo po nangyari, nung talagang hindi na sila makatakas para makalaban o makatakas sa mga Romans, nag-suicide po sila dun sa last stronghold nila. Na, ewan ko, paano ginawa kung paano pagpapakamatay ang ginawa nila para wag lang sila malupig ng kaaway. So, kinuha nila ang buhay nila ng bawat isa. Yun nga, medyo masakit. Yun po yung din ng isa sa last part ng history ng Israel. Okay? Ito po ay nangyari, siguro po yung last part niya ay AD 70. 70 to 80, ganun po yun. Okay? And then ito, because the power of media was so oppressive. Tingnan niyo po, oppression, prolonged, cruel, or unjust treatment or control, mental pressure or distress. Ito po yung oppression. Okay. Pag-aralan po natin mabuti ito, baka po makita natin yung ating sarili dito at magbigay sa kalinawan sa atin. Okay. Noong last 2 weeks ago, nagturo po ako ng hermeneutics tsaka ng exegesis dito po sa church. Ang hermeneutics po ay talagang pagbibigay ng panahon sa pag-aaral ng Biblia. Ang Bible po, madaling basahin. Basahin lang siya, mababasa mo siya. Pero pag pinag-aralan mo siya, hindi po ganun po siya kadaling unawain. By study po talaga, ha? Example, in theology, pag-aaral ng Bible, napakarami mong babahagi-bahagi. Kunyari, theology. Mayroong cultural theology, may geographical theology, may language theology. Marami po yun. Ika-classify mo yun para maintindihan mo lang yung isang sinasabi ng passage. Okay? Example, oppression. Tingnan mo natin, pag-aralan natin ang cultural theology ng Pilipinas. Pilipinas po. Ang Pilipinas po ay tayo po ay nasakop ng Espanyol sa loob ng ilang daan taon. Almost 400 years. Okay, 300 to 400 years. Pero sabi ng mga historian, almost 400 years nasakop tayo ng mga Espanyol. Ang masaklap nito, yung kultura nila na pinapasa sa atin at yung tingin sa atin, tingnan nyo po, anong lang, kung napakakapanood kayo ng mga history ng Pilipino o kayo ng istorya ni Jose Rizal o ano tawag sa Pilipino? Indio. Alam nyo po, ibig sabihin ng Indio? Indio. Tama? Alam nyo ibig sabihin ng Indio? Mamang. Kagabi ba yun? Kanina ba? Basta kanina, nagtaro na ako ng panahon magtingin-tingin. Alam ko yung Indio na pool. Pero tinignan ko yung ba talaga o meron pa. Alam niyo po isang nakalagay sa meaning niya sa Spanish dictionary. O sa internet dictionary, but hindi ko alam kung isa po nakita yun. Ang nakalagay doon ay collector of garbage. Ang tingin nila sa atin, basurero. Napakababa ang tingin nila sa atin. Ang tingin sa atin ay Indio. Mangmang. Tawag nila sa atin tamad. Sa kanila yung nagaling yung bansa na Juan Tamad. Anong identity ng Pilipino? Juan Tamad.
Eh, inyo nga. O, hindi naging wantama. Naging wantama. Hindi po ako nagmura. Okay, pinapakita ko lang sa inyo. Imagine, sino po nakakaalam ng kwento ni Wantaman? May kausap po ba ako? Sumagot naman kayo. Okay, mahaga pa po. Okay? Alam niyo yung story ni Wantaman? Oo, yung bayapas, malalang lagan, yung ginawa niya? Hindi, humiga. Tapos sinalba, nakanganga. Hindi po tapat ang tawag doon. Eh, mayroon ba sa pitasin? Hello? Hindi, ano? Wala nang tawag sa kanya. Tayo ha? Oh, ano sumunod sa Spanish? Amerikano muna. Americans muna. Oh, sila yung nag-depend sa atin sa Spanish, tapos sila din yung naging... ano tayo? Ang tawag dito? Sinamandala rin tayo. O anong tingin sa atin ng Amerikano? Sila pointed nose. Tayo disappointed nose. Ano sabi niyo sa kwento? Ilong pa lang nakatingala na. Ganun daw sila tingalain. Salamat sa inyong pag-intindi. Okay, grabe, no? Sumunod sa Amerikano. Hapon. Anong ginawa ng hapon sa atin? Oh, tama na po yun, hapon na nga. Okay. Anong ginawa ng hapon sa atin? Alam nyo, ang pinakamasaklap na ginawa ng hapon sa Pilipino, yung lagyan ka ng bayong sa ulo. Alam nyo yun, yung mga piling tinatawag? Mga kapatid, hindi po pera yun. Alam nyo, ang simbolo nun, o presyo yung tanggalin yung pagkatao mo, yung identity mo, kaya ka nakabayong. Mawala yung pagkatao mo. Ay, nagbebenta ka ng kapwa Pinoy mo, hindi tungkol lang yun sa pera. Alisin yung pagkatao mo. From Spanish colony to American to Japanese, isa yung ginawa nila sa atin. Alisin yung kultura mo, palitan nila ng kultura. Alam niyo po ba kung bakit matagumpay si Alexander the Great? Ang Greeks, ang Macedonians, pag meron silang nasakop na bansa, yun po ang gera nung araw. Lahat ng tao na papatayin, papalitan nila ng taga-ibang lugar para yung culture nila, yung heritage nila, yung pagkatao nila mabura. At maglalagay sila ng bagong set ng people doon para yung lugar na yun mawala sa mapa at yung maging tao doon under the Greek influence. Ganun po ang nangyayari palagi. Ang problema sa ating mga Kristiyano, ganun din nangyayari because of the oppression na ginagawa ng away, nawawala yung identity natin. Christian ka pag Sunday. Kaninang umaga na, tawaran sila kasi yung work, yung praise kaninang umaga, yung limitless ba yun? Limited. Okay. O nag-aano sila rito sa taas eh. Ihibangin sila sa taas eh. Limitless, yeah! Ganun. Lala kong buka, papakita ko sana sa inyo eh. Okay. Ganun. Grabe ang praise kaninang umaga. Sa church yun, pero paglabas. So, yung oppression na yung nagtatanggal ng identity mo, pag Sunday, mukha kang Christian, pag Lunes hanggang Sabado, sino ka mukha mo? Okay? Oh. Tingnan niyo ang politicians natin. Tingnan niyo po yung naging duma nung ganun pangyayari. Politicians natin. Ano ba ang dapat tawag sa taong nagtatrabaho sa gobyerno? No, hindi sila government employee. They are servants of the people. Naglilingkod sila para sa tao, hindi para sa gobyerno, para sa tao. Pero tingnan mo pagkakaroon po sa politika, power, position,
Di ba civil servant nakinuha nila, ano? Exam? Civil servants. Pero hindi nila kayang ipo yun. So, nagkakaroon po ng ganun pangyayari sa buhay natin at nakaka-apekto ito sa ating mga buhay. Okay? Mga kapatid, huwag niyo akong ma-misinterpret, ha? Aawahin ko kayo. Okay, walang masama sa katulong. Okay, nagkakaintindihan tayo. Pero yung Pilipinas, maging identity niya, domestic helper sending nation. Gusto mong katulong dun sa Pilipinas, yun mga katulungan tao dun. Wow! Hey ha, huwag niyo akong ma-misinterpret ha, walang masama sa katulong. Okay? Nagkakaintindihan tayo. Pero yung Pilipinas, i-identify mo na siya na kung kailangan mong katulong dun kasi pati katulungan tao dun. Napakasakit tanggapin nun. Yes? Mga kapatid, napakaraming magagaling na Pinoy. Parang hindi kayo Pinoy. Yes? Oh, tama? Maraming invention na na-discover ng Pilipino. Pero nasa na sila? Yun nga eh, kasi because of the spirit of oppression, tingnan nyo, pati tuloy sa mga anak natin, nagiging pattern yung ganung oppression, nagkakaroon ng identity crisis at paglakaw. Tingnan nyo, anong pinapakanta sa atin? O, may mga, ano tayo dito? O, anong paborito kanta ng mga bata? Tinuturo sa eskwela, bata pa lang. O, bahay kubo. Alam nyo ba yung kantang yun? O, baka hindi nyo alam yun, hindi kayo Pilipino. Alam niyo yun, tama? O, bahay kubo kahit? O, munti, kasi nga maliit ka lang eh. So, lahat na nagiging, nakaka-apekto sa buhay mo maliit. Parang masamang umaman sa Pinoy. Nung panahon po, nung inabutan ko mga pastors, bunti na lang hindi po ako naging ganoon. Yung mga inabutan ko pastoral nung araw, kapatid, tayo mga pastor, sa langit na lang tayo niligaya. Kahit tayo maghirap, basta pupunta tayo sa langit. Mahirap pumunta sa langit ang buhay mo para impyerno. Parang hindi church to ah. Amen? Amen? Amen. Hindi po madaling mabuhay na ganun. At nagiging pattern yun, tingnan nyo, bye, bye, kubo, kahit kunti, alaman ko, sari-sari, sinkamasta lang, yung mantang maliliit ka lang talaga. Okay, hindi ba pwedeng bahay, kubo, kahit kunti, ang alaman doon, broccoli, lechugas, may apple at ubas, sana ganun eh, no? Amen? Ano? Why? Walang broccoli doon sa ano eh. Okay? Okay, mag-wimbing kanta. Palitan natin ang malaki-laki. Bahay, mansyon, sahig, granite. Amen? Ang gadget doon ay sari-sari. May iPad, may iPhone. May desktop, may laptop. Oo, oh, galing ha. Sa paligid-ligid ay puno ng charger. Yeah. Okay, so... Kaya lang pag-oppress ka, nakapatid, tingnan nyo ito, pag mayroong spirit of oppression, hindi lumalago yung buhay mo. Bakit? Kasi nahahata ka ng kultura. Ganito kasi kami. Alam nyo, minsan po, honestly speaking, muntik na po ako may masampal sa sasakyan. Buti na lang pastor na ako noon. Ito po ay kumbisan. Mayroon dalawang mabait na babae sa harapan ko. Parang ano yata sila, basta sa recruitment sila. Yung mga folder, yung files ng mga nag-a-apply sa kanila, binubulat-lat nila doon sa jeep, titingin ko lang sila. Tapos sabi nyo sa, uy, tingnan mo ito si ano, uy, tingnan mo ito si ano. Yung isang pagbukas niya, ala, principal ito, tingnan mo principal. Tapos nag-a-apply po ng katulong sa humpong. Tapos ang ingay nila, tapos tawa ng tawa yung isa, parang, alam niyo po, parang galit ako, parang gusto ko manampal ng tao eh. Hindi po joke yun. Yung awa, biro mo tinatawanan mo yung taong gano'n na parang naawa ko sa tao na wala siya kaalam-alam kung ano nangyayari sa buhay niya. Hindi
mo alam kung anong pinagdadaanan nun eh. Bakit nag-apply yun ng ganun eh? Tama? Because of oppression, ayan, o tingnan nyo, karamihan, hindi po lahat ha, karamihan na nag-a-abroad, tingnan nyo ang mentality. Hindi kaya yaman sa Pilipinas. Bakit? Ang Diyos ba ng Pilipinas at Diyos sa ibang bansa, iba? Nag-iisa ang Diyos natin. Amen. Kaya alam yung spirit nga ng oppression eh. Ano tingin mo sa Pilipinas? Walang mayaman dito. Okay? Naintindihan niyo po? Okay. Tingnan niyo po ang pinagmumulan ng maraming problema. Okay. Yan po ay halaman. Single lang po yan. Halaman po siya. Halaman ng bunga. Tingnan niyo po ang bunga niya. Sakit, kahirapan, broken marriage. Tatlo lang po yan sa mga ano, marami, sa marami pa. Okay? Tatlo lang po yan. Marami pa po yan. Ano nangyayari sa buhay ng tao? Yan po, na, sa mga nakakaranas ng kahirapan, paano ba manalangin para matanggal yan? Pinuputol yung iba ng mga prayer warrior, pinuputol yan. In Jesus' name, pinuputol natin ang spirit ng kahirapan. Mawala na. Yung mga broken marriage, yung away ni ano, maputol na ito in Jesus' name. Tama? Lahat ng sakit, uri ng sakit at karamdaman, paano natin panalangin yun? Talagang madugungang panalangin yun eh. Tapos makikita niyo yung mga matatanda mag-pray, talagang nagigigil yun eh. Makakita ko parang prophetic prayer. Ha? Gugunod pa niya yung spada sa pangalan ng Panginoon Jesus! Pinuputol talaga kita! Ganun talaga sila, mighty warrior eh. Amen? Okay. Tama ate? No. Talagang, talaga. Kaya lang mga kapatid, kahit putulin mo ng putulin yan, tutubo pa rin yan. Bakit? Hanggat hindi mo binubunod yung ugat niya, tutubo yan. Anong pinag-ugatan yan? Tingnan niyo po. Condemnation, oppression, magkamban yan. Okay? Fear, stress, depression. Yung mga nangyayari sa family natin, yung kahirap ay sakit na yun, mga kapatid, bunga lang yun. Tingnan mo yung pinaka, ano yung ugat? Tingnan niyo po kung nandiyan yung oppression. Yan po ay sa sermon ni Pastor Joseph Ritz. Inedit ko lang po ng konti. Okay. Sabi ko ni Bishop Oriel, hindi naman daw masama mong gaya. Okay. We are not born original. We are born to multiply. Okay. Hindi po. Sa preaching lang po yun. Okay. Oppression, condemnation. Kaya nga po, ang ganda-ganda ng verse sa Romans 8 eh. Romans chapter 8, verse 1. Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Walang natatulan ang sino mang nakay Kristo Jesus. At tayo mananampalataya, tayo ay nasa Panginoong Hesus Kristo. Amen? Kaya lang, bakit nagiging pattern itong mga bagay na ito? At pag hindi nandiyan yung spirit na condemnation at oppression, hindi ko na-invest ko kaninang mag eh. Alam niyo po, nagkaroon kami ng pastoral meeting dito po sa church. Lahat ng AUAC. Pastora Lou, syempre. Si Pastor Mike, si Pastor Mar, si Pastor Riner, pastors ng AUAC. Mag-brainstorming po kami about sa mission. Ito pong nilalakaran ng church natin. Yung destiny trainings natin, ganyan. Alam niyo po, nung nagkamustahan kami, wala po kami napag-mitingan patungkol sa vision. Yung vision, hindi problema eh. Nung nagkamustahan kami, inabot kami ng ilang oras, kamusta ka na, eto ako ngayon. Yung makapaghinga ka, masabi mo yung burdens mo. Tapos, ang laki na natutunan ko ron, sumunod na, hindi, buwan na palang inabot, nag-meeting po kami ng youth, ng youth board, kasi po ako ang mayander ng overseas po ng youth ministry. Nag-meeting po kami kasi para sa magiging event namin this December at sa Christmas party, kasi po ang youth ministry ang may pinagkatiwalaan maghawak ng Christmas program. So mag-brainstorming kami para doon. Nung nagkamustahan na rin, ganun din. Inabot kami ng mahigit 2 oras kamustahan na. Alam niyo po,
nakakatuwa kung mag-meeting na kami, kain muna tayo, nagutom kami, kumain po kami, nagkwentuhan lang kami. O anong gagawin natin sa ano? Ito gagawin natin. Wala pa yata ilang minuto, tapos natapos kami ng, nag-meeting kami ng alas, anong alas yung second? Nang 8, natapos po kami alas 2 ng madaling araw. Hindi po sa plano, kundi sa kamusta ka lang. Kamusta na kayo? Hello? Okay. Sige, mamaya. Ito, napapalaring lang kung paano ito. Okay. Mga kapatid, ang naging bunga ng lahat ng yan, at may mga pagkakataon, hindi makakilos, maigi ang Panginoon sa buhay natin. Bakit? Kasi lahat ng naging bunga niyan, ito po yung kinalabasan. Jaga! Ako. Ang kalaban ni Lord sa buhay natin, hindi si Satanas. Ang kalaban ni Lord sa buhay natin, ako. Because the oppression, yung ako, patuloy na nabubuhay, naging Christian tayo, pero meron pa rin ako. Ako ang may-ari nito, ako ang nagpapatakbo nito. Merong Diyos, pero pinapangunahan natin siya kasi ako. Yan yung pinakamatindi po niya. Tingnan niyo po, ha? Mga kapatid, pakinggan niyo pong mabuti. Oppression. Prolonged cruel. Thank you. Ang bunga ng oppression at condemnation na yon, napupunta sa stress. Tapos yung pangatlong alaman, tingnan niyo po, napupunta sa depression. Depression, mental condition characterized by feelings of severe despondency, a state of low spirit. Bagsak na bagsak yung pagkatao mo. Hindi ka makapag-desisyon ng tama, ano, depressed ka. Okay? Ang Latin origin ng depression ay decere. Thrown down, itinapon. So, anong nagiging bunga nito? Inadequacy, wala akong kakayanan, guilt, lack of energy, disturbance of sleep, disturbance of appetite. Bakit parang lagi akong pagod? And then, ang next chapter niyan, hindi ko na pumalagay lahat yan eh. Isolation. Ibinubukod mo yung sarili mo. May kausap ka man tao, itinatago mo kung sino ka. Ayaw mong matouch yung me. Ayaw mong i-open ang sarili mo sa iba. Kasi tingin mo, ikaw lang makakalutas ng problema mo. Pamilya? Okay. Pagkatapos ng isolation, hallucination. Ito may pinatawag na kung sa Christian, ang tawag sa kanya, Christianong pangkalawakan. Mga kapatid, maganda yung preaching na positive thinking, pero kung ang positive thinking mo ay hindi nakabase sa pananampalataya, ingat ka lang, baka nag-hallucinate ka. Okay? Ang positive thinking ay bunga ng peace na galing kay Lord. Okay? Hindi po siya, ay hindi, basta huwag ka lang mag-isip ng negative. Hey, kung yung positive thinking na yun ay wala sa pundasyon ng pananampalataya, mga kapatid, hindi po positive thinking yun, hallucination yun. Nagkikreate ka ng something na hindi totoo.
Tumatakas ka sa present, napunta ka sa future, kaya ang tawag sa iyo, pangkalawakan. Alam niyo, nung bago-bago po akong pastor, nandun po ako sa pulo, may mga pagkakataon, pag inatake ako nitong depression na ito, yung hallucination na yun, akala ko positive, oy, kaya niya, pastor, ba, kaya ganito yan, kaya na, tapos nag-iisip na ako, Lord, hindi naman ako tatama sa luto, hindi naman ako tataya ng luto, sana makapunyot ako ng pelang na nung paka, hindi lang dyan, saan tatabuhin ko yung pulo, tatabuhin ko, wow, grabe, no? Grabe, papasimento ko yung lugar namin, papapatay ko lahat ng aso doon. Hindi, hindi ko kasama yun, okay, joke lang yun, joke lang. Masyado kayong serious na yun, okay? Grabe. At maraming pagkakataon, pinapahiya po ako ng Panginoon. Okay. Ito na. At ang pinakadulo ito, me. Ano yung me? Personality disorder. Ang tawag po ng mga doctors dyan ay multiple personality disorder or tinatawag na dissociative identity disorder. Sa church, mukhang Christian lang. Paglabas mo kung sino ang harap mo, yun ang mukha mo. Pag pumunta ka sa sanigal, yun ang mukha mo. Nakakapag-triplicate, duplicate, quadruplicate, ewan ko kung ilang kaya mo personality ang kaya mong ilabas para maitago mo lang kung sino ikaw. Okay? Causes, environment we grow up in, sabi po ng scientist, pero hindi po eh. Early childhood and teenage experience, pwede. Kaya alam po itong condemnation at oppression eh. Nung piniprepare ko po ito, matagal na po itong pinagandaan mga kapatid. 3 or 4 months yata, nung unang dumating sa akin to, meditate, aral, tapos note, tabi lang ng tabi hanggang maipon siya. Tapos last 2 weeks ago, nagkaroon po ako ng pagkakataon na kausap ko si Sister Lisa, yung ating pong isang elder, si Lisa Madlambayan. Siya po ay isang certified nurse po siya. Hindi po siya basta-basta nurse. Siya po ay head ng sangay ng DOH, Department of Health, dito po sa Cavite. Marami pong naiingit sa kanya kasi siya nurse lang. Marami po siyang hawak na doktor. Okay? Pinakaingitan yung position niya. Eh, walang magawa. Bless him. Okay? So, in-interview ko siya pa simple. Ano ang status ng papatukol sa health, papatukol sa isip ng tao? Ay, naku, pastor, buti mo natanong yan. Kasi ang tao ngayon, pag kinausap mo patukol sa mental, nagagalit. Kasi bakit ang tingin mo sa akin, sira ulo? Mababanggit lang yung mental, hindi mo kailangan maging sira ulo para magkaroon ka ng depresya sa utak. Hello? 2/3 of societies, ano po ito ha, internet po ito. 2/3 of societies have mental problem. We have met health epidemic, stress, depression, anxiety, mind wandering, suicidal issues. Nung panahon po, nung kabataan ko, ang alam po na suicide, yung mga 40s, failure sa trabaho, sa negosyo, yung may mga edad na. Ngayon po ang suicidal rate natin, teenagers. Gusto niyo makarating ng masaklap na balita? Noong October po, meron po tayong napatiran, hindi po natin talaga ANJC siya, napalipat lang sa ANJC, galing po siya sa ibang church, nagsisimula pa lang siya sa atin, at naramdaman nila may problema. Mga pag sinasabi sa inyo ito, para maalarma kayo, Christian, nag-big-day. Bakit? Tapos po, mayroong isang siraulo sa Japan, totoo po yun, gumawa siya ng book, bestseller sa kanila.
I-search nyo po sa internet, alam nyo pangalan ng book, paano magpakamatay. Alam nyo sino maraming bumibili? Teenagers. Ang pinakamagandang lugar magpakamatay, pumunta ka doon sa Mount Fuji, may tinatawag doon, Sea of Trees, dagat na punong dagat o dagat ng puno. Tama ba yung Tagalog po? Sea of Trees. Kasi sa Japan, pag sinabing bawal tumira sa malapit sa vulkan, bawal tumira, eh sa atin hindi eh. Pag bawal, mas maganda. O, di ba sa ngayon, pumuputok na nga vulkan, ayaw pa nilang umalis eh. Doon, wala talagang tao doon, panay puno doon, doon daw maganda magpakamatay. Pag magpakamatay ka, pumunta ka doon, magdala ka ng lumin. Pinakamaganda magpakamatay, magbinti ka. Tapos, ang dami na pong namatay doon, naglagay ng post ang Japanese government, yung parang ganito, yung sayang yung buhay mo, maganda ang future mo, ganun-ganun. Alam niyo nakalagay sa libro, pagpunta mo doon sa Sea of Trees, may makikita kang sign. Yung signboard, huwag mo siyang pansinin, dumiretso ka lang. Alam niyo po, nagkataon, siguro nga kaya pinatagal sa akin ni Lord to, nagkataon, isang gabi, pag-click ko ng TV, nakapanood ako ng day start, gabi yun eh, 10 yata, 10 p.m., isang pastor, nag-research siya kung totoo yung Sea of Trees na yun, pumunta mismo siya sa Japan. Alam niyo po nangyari, habang nagdo-documentary siya, kakalakad nila, kitang-kita mo sa video, meron pang nakasabit. Estimate na taon ng bata, 14 to 16 years old. Why? So, mayroong problema eh. Okay? Personality disorder. Alam niyo, mga kapatid, hey church, listen. Mapalad kami sa leader, kaya mapalad kami taong kumakausap sa iyo eh. Huwag mong sarilinin yung pagkatao mo. Kung meron kang tao masasabihan ang problema mo, magsabi ka. Hello? O, alam niyo naman, o, mga nanay, mga, di ba, walang sino man ang nakabuhay para sa sarili lang. Tama ba yun? Kaya merong sim. Merong kang tao na wala akong tiwala sa lilid ko eh. Eh, wala rin naman siyang tiwala. So, parehas lang naman kayo eh. Ayaw mo niya. Mga kapatid, nandiyan ang pastora natin. Parang nung nagkwento ako kami ni pastora, parang nasaktan nga ako ng pamper. Nag-post ako sa Facebook. Hey, baka gusto nang mag-usap. Kahit magkabilang tayo. Mag-usap lang tayo. Hindi ako sasalita sa'yo, makikinig lang ako sa'yo ng usap. Tapos kinabi-paste ni Pastor. Tapos tumawag sa akin. Pastor, ang dami nang pumunta sa akin. Bakit sa akin wala? Pero okay na yun. Alam niyo po, problema? Problema. Tapos marinig mo, ganun yung problema. Tapos may papunta doon. Aleluya. Personality disorder. Yung me, yun yung pinakamatinding kala. Huwag na natin, di ba pag may nangyayari, in Jesus' name, si Satanas kasi, yung demonyo talaga niya. Mga kapatid, hindi mo na kailangan ng demonyo, sarili mo palang sakat na. Sa Bible? Gusto niyo marinig? Okay. Tingnan niyo po itong verse na ito. Matthew 11, Message Version. Wala po ito sa NIV. Tingnan niyo po ha. Are you tired? Worn out? Burnt out on religion? Come to me. Get away with me. And you will recover your life. Wow. Ganda na. Okay. Next. I will show you how to take a real rest. Walk with me and work with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. Oh, napakaganda ng verse na. Learn the unforced rhythms of grace.
I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me, then you will learn to live freely and lightly. Napakagandang pangako niyan. Kaya nga yung title, Me versus Me, yung mini Lord. Okay, pag-aralan po natin. Number one, come with me. Come to me. Okay, come to me. Naalala niyo yung kwentong barbero? Yung sa ginugupitan ng barbero yung teenagers. Diba sabi niya, Christian ka? Sabi niya ako, ay hindi ako naniniwala sa Diyos. Sabi nung teenager, anong Christian? Bakit naman po? Kasi kung merong Diyos, bakit ganito nangyayari sa mundo natin? Bakit may patayan? Bakit may gera? Bakit may kahirapan? Bakit ganito? Bakit ganito? Bakit ganito? Nasaan ang Diyos? Hindi po nakakibo yung bata eh. Tapos, alam niyo na yung kwento? Sabi ng bata, alam mo hindi ako naniniwala sa barbero. Bakit? Ginugupitan na ako tayo. Eh kung tunay na may barbero, bakit maraming long hair sa labas? Bakit may taong grasa? Bakit mahaba ang buhok? Bakit? Nasaan ang barbero? Ay, buhay, nagkakamali ka. Kung lumapit lang sila sa akin, gugupitan ko sila, libre pa. Sabi niya, no, ganun din ang problema ng tao. Kung lumalapit lang sila sa Diyos, makikita nila kung ano ang buhay. Eh, hindi na lapit eh. At may mga Kristiyano, ganyan din ang problema. Iiyak kay Lord pag malaki na ang problema. Pag hindi na kaya ni me, kailangan niya na yung me. Biro mo, sa yung binasa natin kanina sa Judges chapter 6, ano yung, sa yung verse na tumawag sila kay Lord? Inimpabilis na sila, nirabid yung lupa nila. Ano sabi sa Bible? Si Gideon nag-iit, ay wheat. Nagsasara ng trigo sa wine press. Walang dating sa atin yun. Pero sa kanila mali yun. Para bang nagawa ka ng bakery sa loob ng tanyer. Hindi pa rin naitinan. Tama ba yun? Gumagawa ka ng tinapay sa loob ng tanyer. Bakit? Kasi parating yung Midianites, kasi yung iba, nung araw, wala namang mga machine na ano eh. Yung iba, di ba, yung, ano yun, bigas? Ano ba talaga? Di ba lang bigas? Palay! Di ba? Pinapaano sa hangin? Para liparin yung iba. Tama? Ewan kong gawin sa labas yun. Pag nakita ka ng Midianites, wala ka na namang kakainin. So, tinatago sa wine press, dun sa pisaan ng ubas. Problema natin, may problema tayo, ayaw natin lumapit eh. Ay, hindi, kaya ko to. Amen. Minsan, alam niyo po, ako'y nagpapasalamat kay Lord. Meron po ako na win na tao. Na win kay Lord. Nakita, ano po siya, Christian po siya. Nakita ko po siya, nakadapa dun sa matagal na po yung binata ko pa ako nun. Nakita ko po siya ay basta nakahulusay siya dun sa papag. Umiiyak siya. Nilapitan ko, doon ang nangyayari. Tapos iyak siya ng iyak. Sabi ko ganun. Ewan ko bakit nasabi ko yun. Sige, dito lang ako sabi mo. Iyak ka lang. Kung gusto mo ako sabi ko, sabi mo ako. Pero hindi kita iba. Dito lang ako. Ang bihira, umiyak talaga. Dalawang oras ako nakaupo dun. Wala. Umiiyak lang siya. Tapos alam niyo po, ang haba eh. Inabot kami ng dilim eh. Tumayo siya. Sabi niya, Bab, salamat ha. Hindi mo ako iniwan. Salamat, okay na ako. Tapos sumalis po siya. Hanggang ngayon po, nagpapatuloy siya sa Panginoon. Yung problema niya sa probinsya, pamilya niya. Dinaan ang mabigat na problema. Mga kapatid, kailangan natin ang kapatira natin. Amen? May problema ka, may mga bagay na hindi mo kaya solusyonan, makipag-usap ka. Amen? Come to me. Lalo na kay Lord, come to me. Sabi ng Panginoon, lumapit ka sa akin. Kaya lang ang problema ng iba, eto eh. Tingnan niyo po.
Kuya, slide. The reason, sabi po ni Pastor Seki Coscoluela, okay, Gateway of Philippines National Club, the reason why you cannot be a leader, kahit anong gawin mo, because you don't want to follow. If you are willing to follow, God will promote you. Everybody wants to be a leader. Everybody wants to rule, but not to follow. Come to me, sabi ni Lord. Lumapit ka sa akin, sumunod ka sa akin. Bakit? Bumako ng oppression. Huwag mo akong salinin, huwag mo akong pakialaman. Okay. Pangalawang me, get away with me. Ito po sana yung original na title nung preaching na ito. Ang una kong title ay Sabat. Sabat. Alam niyo naman kung millennials na tayo ngayon. Yo. Okay. So nag-iisip ka ng mas madaling okay. Sabat. Wala nang day or rest in the Lord. Wag baka matuluyan, rest in the Lord din. Okay. So yun, me versus me. Okay. Tingnan niyo po itong verse na ito. Kuya, may verse, di ba? Get away with me and you will recover your life. I will show you how to take a real rest. Doon po yan nasa message version. Na, no, wow! Grabe si Lord, get away with me. Alam niyo, ang maraming pinagmumula ng problema natin, gusto niyo marinig, napakasimple, hindi naman napakasimple, pero yung salita napakasimple, stress. Stress. Alam niyo saan nagdadali ng stress? Walang rest. Naniniwala po ba kayo na hindi lang pera ang tinatights natin? Okay. Naniniwala po ba kayo na hindi lang pera ang tinatights natin? Okay. Medyo kinakabahan ako sa mga tao dito. Okay. Ano ibig sabihin ng tights? Ikaw po, 10%. Okay? Hindi lang pera tinatights natin, mga kapatid. Yung oras, tinatights po yan. Ilang araw meron sa isang linggo? 7. 7 times 24 hours. 168. Itights mo ang 168. 16.8 hours. Nabibigay ka ba ng rest kay Lord ng 16.8 hours? Ilang oras ka nagdi-devotion? 10 minutes? Kaya tayo stress. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi tayo nagpapahinga kay Lord. Yung rest in the Lord. Sunday. Bakit ba mayroong Sabat? Anong purpose ng Sabat? Para makapag-rest ka. O tingnan mo, ano ang maraming pinag-aawayan ng mag-asawa? Ano po niya? Okay. O dito, ano ang kadalasang pinag-aawayan ng mag-asawa? Wala ka ng oras sa akin. Tama? Samantala nung nag-asawa ka, ang unang sermon sa inyo, Pastor, mag-aasawa ka na, merong apat na P sa marriage sa tandaan mo. Number one P, priority. Kung hindi mo kayo i-prioritize ang asawa mo, huwag ka nang mag-asawa. Okay? Pero pinipilit natin ito. Mga nagtatrabaho, yung trabaho dapat, nasa trabaho, uuwi sa bahay. Ako. Hindi tayo nakapag-rest eh. Kaya stress po tayo. Kaya nga merong Sabat. Eh, millennial na tayo. Pastor, di ba ang Sabat ay Sabado? Hindi po. Noong Old Testament, ang Sabat ay Sabado. Pero sa New Testament po, ang Sabat natin hindi Sunday, ha? Ang Sabat mo si Jesus Christ. Hindi na siya araw.
Yung tao, yung substance na yung nilalaman ng Sabat, ang pahinga natin na natin, Lord. Kapatid, kahit magpahinga ka ng 24 hours ng linggo, pag-isip mo, masakit pa rin. Bakit ganun ang haba ng tulog ko? Parang pagod pa rin ako. Parang nabasa ko yun sa Facebook, ah. Wala, nung nakaraang ano, araw. Rest in the Lord, Sabat. Mga kapatid, alam niyo po kung bakit ako nakaka-recover as a pastor? Hindi po madali yung trabaho na isang pastor. Pero alam niyo po, alam ko, bless ako, alam ko na ako pagpahinga ako. Kasi yung araw ko kay Lord, yung Sunday ko kay Lord, idinidigay ko talaga kay Lord. Ito ay araw ng aking pahinga. Matthew 4, verse 4. Man shall not live by bread alone, but by every word of God that proceeded out from His mouth. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos na namumutawi o nanggagaling sa kanyang bibig. Rest in the Lord. Amen. Get away with me! Mga kapatid, yung iba, ay hindi, para makapag-rest ka. Mag-bakasyon ka sa Boracay, bumili ka ng duya, tapos tingnan mo yung sunset, lumulubog yung araw, ang ganda ng langit, at pag nawala na yung langit, nagdilim na, balikan na naman sa dati, impyerno ulit. Meron akong kilala, nagbakasyon. Nakakita mo, wow, Boracay, wow, grabe, super blessed sila. Pag-uwi, nakita ko, parang lugo-lugo siya. Sabi ko, ano nangyari? Nakapagpakasyon ka na nga. Wala na akong pera. Hallelujah. Hindi nakapag-rest, na-stress. Paano mali yung rest eh? Na-failure lang rest natin. Amen? Kung hindi mo kaya ng linggo, ano yung time mo na makapag-rest ka kay Lord? I-rest mo kay Lord. Meditate, worship, take a rest. Minsan pinapagalitan ako ng asawa ko. Pastor, Lunes ngayon. Sabi ko, kung Lunes, rest day mo. Ay hindi, kaya nga hindi lumalaki yung church eh. Kasi narinig ko sa matatandang pastor yun. Bakit? Kasi ang rest day ng pastor, Lunes. Eh nakarinig ako ng preaching. Kaya hindi lumago yung church ko eh. Lunes pa lang, nagpapahinga na kayo. O mano, ay hindi na ako nagpahinga ng Lunes, ginawa ko Martes. Ha? Number 3 me. Walk with me. Sino ang may alam ng verse na Psalms 139 verse 4? Oh, may cellphone, ang bilis. You are fearfully and wonderfully made. Tama? May kasunod yun. And I know it full well. Narinig yung verse na yun. Di ba pag tinitin yun ganito, alam mo, ikaw ay talagang nakakatakot nung nilikha ng Diyos. Mali-mali, Tagalog ano? Okay. Fearfully and wonderfully made. Di ba? Tinuro ba yun sa encounter? Di ba? Ano yung sabi sa encounter? Hindi ka maliit, hindi ka ganito. Tinitingnan ka ng Diyos kung ano yung tunay mong pagkatao because you are fearfully and wonderfully made. Pwedeng gamitin yung verse na yun, pero mga kapatid, out of context po yun. Hindi po yun ang ibig sabihin ng verse. Pag sinabi kong context, basahin mo yung buong chapter. Pag binasa mo yung chapter, magugulat ka. Pag chapter, verse 14 yun, pagdating mo sa verse 16, meron ba akong verse? Wala kang hinga, Psalms 139 verse 16. Tingnan nyo pagdating sa verse 16. Saglit ko ha. May Bible kayo? Tingnan nyo, Psalms 139 verse 16. Basa. O yan. Your eyes saw me when I was formless. All the days were written in your book
and plan before a single one of them began. Medyo malalim yung English eh. Okay, ang sabi mo niya sa mababawi person, hindi pa ako pinapanganak. Yung buhay ko nakasulat na sa aklat mo. Yung buhay natin nakasulat na sa aklat niya. Naka-ordain na. Naka-pattern na. Kung lalakaran mo lang yun, wala kang problema. Because your days are fearfully and wonderfully made. Ang problema, bakit tayo yung problema? Kasi mayroong pinapatakaran sa iyo ang Diyos, ayaw mo lakaran. Sabi nga ni Lisa, pag hindi mo nilakaran yun at umiba ka ng lugar, para kang may dalang time bomb. Tick, 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 at isang araw sasabog yun. Sabi ni Lord, walk with me. Umayon ka dun sa lakad na dapat mong lakaran. Hallelujah. Okay. Next. Walk with me. Okay. Kaya pa yung slide, work with me. Tingnan niyo po ito ha, sabi sa Matthew, work with me, watch how I do it. Discipleship, watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. Wow, napakagandang verse na. Mga kapatid, pwede ka nang gumawa ng libro dyan. Work, ano yung boom verse? Walk with me and work with me, watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. Okay. Mga kapatid, napakaganda ng teaching ng grace. Kaya lang, pag na-misapply mo ito sa buhay mo, magkakaroon ka ng problema. Tingnan niyo po itong 1 Corinthians. Ito po, napakagandang verse nito. Basahin niyo po. Basahin niyo ng malakas. Pag binasa mo yung verse 6, 7, 8, 9, o yung bababa nun, nag-testify si Paul doon, sabi niya, parang abnormal akong pinanganak, I am the least of the apostles, pinersecute ko yung church, nag-testify siya. Ganun ka po kasama nung araw, sinira ko ang iglesia, meron siyang pinapatay na tao, siya ang unang pumatay ng martyr Christian, si Stephen. Sabi niya, parang hindi ako pinanganak ng tama, I am the least of the apostles. Pero ano sabi ni Paul? But by the grace of God, ang tawag ko dyan ay imputed grace. Ano yung imputed grace? His righteousness, Christ's righteousness, reckoned to us, imputed to us. Yung kanyang kabanalan, inilagay sa atin, at yung ating kasalanan, ipinasa natin sa kanya. Kaya walang sinisingil ang Diyos sa atin. Bakit? Lahat yun ibinigay ng Panginoong Hesukristo para sa atin. Nakakalapit tayo sa Panginoong Hesukristo hindi dahil mabait tayo. Nakakalapit tayo sa nakakalapit tayo sa Ama nating Diyos hindi dahil napakabuti natin. Because of Christ's righteousness in us. Imputed grace. Hindi po, wala po tayong kayang iharap sa mukha ng Diyos. Wala tayong kayang iharap sa Kanya. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, I am what I am. Okay? Kaya lang, pagkatapos mo na imputed grace, tingnan niyo po yung sabi ni Paul. No, I work harder than all of them, yet not I, but the grace of God that was with me. Ito po yung nagiging problema sa grace pag na-apply mo. Ay, bakit kailangan ko mag-training? Ay, bakit kailangan ko mag-seminar? Ay, bakit kailangan ko matinang ganyan? Di ba dapat Christian ako? Di ba dapat nagsisimba lang tayo? Mga kapatid, tingnan niyo po, ang tawag po dyan ay active grace. Well, bigay mo kayo lahat ng verse. But by the grace of God, I am... Hindi. Ano yung isa kanina? Yung lang na dyan. Watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. Tapos sabi niya sa 1 Corinthians 15:10, His grace
grace, what? His grace to me was not without effect. Nagbunga yung grace na yun, yung imputed grace na yun. Ano sabi ni Paul? No, I work harder than all of them. Bakit ka nagte-training? Bakit kailangan mo mati ng seminar? Bakit tumating ka ng cell group? Active grace. Mga kapatid, nagpipreach ako sa inyo, hindi para maligtas. Gumagawa ko ng mabuti, hindi para maligtas. Naligtas ako kaya ako nakagawa ng mabuti. Pero kung gagawa ka ng, ito po magandang lesson to. Hindi niyo pa ako masyadong kilala. Ako po si Pastor Bob, na born again po ako 1981. Yung pagka-born again ko, parang superstar. Ay, hindi pala, parang shooting star. Grabe! Grabe po talaga, 2 years! In 2 years time, nakakalala pamilya ko kay Lord, mga klase ko, na-share akong gospel, nagpipreach ako sa school. Pag vegan time namin, hindi ako pumapayag na makapag-preach sa school. Lahat ng klase ko, na-preachan ko. Maraming tao nakakilala kay Lord sa buhay ko. Mapa-jip yan, mapa-jail yan, jail ministry, unang kong sinumahan na ministry. Grabe talaga, shooting star. Isang araw, sinaway ako ng Lord, yung shooting star, namatay. Naging bulalakaw, parehas yan tayo din, no? Kung baano gan, boom! Patay. Balik sa dati. Ano sabi sa Lucas? Yung isa, nagsama pa ng pito. Yung isang demonyo, nagsama ng pito. O walo na bumalik. Ayun, lumala. Grabe po ang naging buhay ko. Dati, user. Nung nag-backslide, naging user. Nung hindi pa ako nakakilala kay Lord, mabait ang nung araw yun. President ko ako ng fraternity namin. Okay. Apat na araw ako nakulong ng binata ko eh. Away lang po yun, rambula ng fraternity. May ko, ano? Nung nakakilala ako pang noon, nung backslide ako, dati nakulong ako ng apat na araw, nung backslide ako, naging isang buwan eh. Grabe, no? Siguro kung dahil sa biyaya ng Panginoon, dalawa lang pupuntahan ko, kung hindi ako nakakulong ngayon, baka nasa simenteryo na ako. Dahil sa kabutihan ng Panginoon, ibinalik niya ako. Nakabalik ako, bilis ako ng Lord, naging pastor pa. Ito lang na naging pastor ako, sumumpa ako kay Lord. Lord, gagawin ko ang best ko, bibigay ko ang lahat para sa iyo, gagawin ko yung best ko. Yung best na yun, naging me. Isang araw, nag-devotion po ako, sinaway ako ni Lord. Anak, very gentle. Usapang Kristiyano. Okay. Anak, anong ginagawa mo? Sabi ko, Lord, ano pong ibig niyo sabihin? Anong ginagawa mo sa akin? Panginoon, gagawin ko lahat para mapagbayaran ko ang aking kasalanan sa iyo. Maganda, no? Gagawin ko yung best ko para mapagbayaran ang aking kasalanan. Alam niyo po, dun ako nabuto. Sabi ng Lord sa akin, anak, mapapagod ka lang kahit anong gawin mo, hindi mo kaya bayaran ang kasalanan mo sa akin. Isa lang ang magagawa mo. Tanggapin mo ang biyaya ko. Tsaka ka lang makapagod. Wow, maintindihan ko po yun. Praise the Lord, na born again ako. Hindi natin kaya iligtas ang sarili natin kung hindi ka magdidepende sa biyaya ng Diyos. Okay? At yung biyaya niyan, napaka-powerful niyan. No, I work harder than all of them. Isang araw, sinaway nga po ako ng misis ko, sabi, hindi ko ba napapagod? Oo po, hindi ko rin mataliwan, pero alam ko hindi ako napagod because of the grace. I work harder than all of them. Ilang beses na ako nila sinaway, Pastor, huwag ka naman trabaho ng ganyan, Pastor, ka, no. It's not me, it's the grace of God. Kaya kong gawin niya para sa Panginoon. At alam ko ang Panginoon ang gumagawa niya sa akin. Work with me. Bakit work with me? Alam niyo po ba worker tayo? Mga kapatid, hindi ka lang Christian worker ka.
Yan ang number one job description mo. You are a worker in the kingdom. Tandaan niyo yan, ha? Hello? Amen? Hindi ka church goer. Hindi ka simbawi. Simbawi. Ha? Hindi yun. Worker tayo ni Lord. Gusto niyo ng verse? Matthew chapter 9. O, basa. Amen? Naintindihan nyo? Okay. Lahat tayo answer prayer. We are workers. Somebody prayed sa atin at naririto tayo, gumagawa tayo sa umusan ng Panginoon. Answer prayer tayo. Sabi ni Lord, ask the Lord of the harvest therefore to send out workers into His harvest field. Mga kapatid, hindi kayo makakatulog hanggat hindi kayo gumagawa sa umusan ng Panginoon. Bakit? Kasi lagi kayong kasama ng panalangin na iglesia. Okay? Last. Keep company with me. Di ba mayroong kasabihan? Sabihin mo sa akin kung sino yung kaibigan at sasabihin ko sa iyo kung sino ka. Tama? Sino yung best friend mo? Ha? Eh di dapat mukhang nerd ka. Hello? Amen? Sabi mo sa akin, sino kaibigan mo, sasabihin ko sa iyo kung sino ka. Keep company with me. Ano sabi sa Proverbs? Bad company corrupts character. Hello? Pero sino barkada natin? Tama? Kaya lang keep company. Binibigyan ka ng rest ng Lord. Pinagpapahingan ka. Work with Him. Walk with Him. Keep company with Him. Kasi alam ni Lord, pag nasa Kanya ng mata, kaya lang, wala tayong rest. Even Sunday, tingnan yung Sunday natin. Ready na kayo? Tingnan yung araw ng Linggo natin. Nasa ng rest mo? 2-hour service to God, dapat 17 hours yung binibigay mo ngayon sa loob ng Monday. Pupunta ng church late. Tapos nasa church, nagmamadaling umuwi. Sabi mo nga sa tabi mo, parang ikaw yun. Okay. Sige, tingin niyo sa tabi mo, parang ikaw yun. Okay. Oh, di ba po? Merong rest eh. Keep company with me. Siya ka kay Lord. Siya yung the best. Okay? Huwag tayo magkaroon ng personality disorder. Kasi gumapo lahat yun ng me. Yung oppression na yun. Yung condemnation na yun. Okay? Iisa ang mukha natin. Mukha kamukha natin si Lord. Parang ayaw nyo. Amen? Kamukha natin si Lord. Si Lord ang magandang naging. Kaya tayo meron ganito mukha dahil sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Hindi tayo yung sinasabing personality disorder na yun, okay? Hindi po tayo, narinig yun na ba yung Instagram Christian? Maraming Christian po yung Instagram Christian, Facebook Christian. Okay? Yung pagising, ano yun? Personality disorder. Yung pagising sa umaga, nagising, nag-make up, umiga ulit, nagpa-picture. Oh, I wake up this morning. Oh, ganito ang mukha ko. Wow, ang daling. I'm so blessed. Iloko mo yung sarili mo eh. Okay. Hallelujah. Meron kayong Facebook Christian Fellowship. O kahit hindi kami nag-church, wala kami sa lito. Basta sa Facebook, Christian kami, nagpo-post ng verse. Okay. Sino yun? Ano ka, virtual Christian? Ang dami kalaban natin ngayon, mga kapatid. Napakarami natin kalaban. Alam niyo po, na-experience ko ito. Ano, tawag dito? Medyo matagal-tagal ng konti. Nanonood po ako ng television. Nagulat ako isang internet site. Sabi niya, sa Italy po ito, isang internet site, pwede ka magpa-member sa kanila na maging Christian, member ka nila. Isa lang ang gagawin mo, i-download mo yung app nila. Tapos, pag dinownload mo yung app nila, Christian ka na. Tapos, pag every Sunday, hindi mo kailangan pumunta sa simbahan. Mag-online ka lang,
yung pin, pag nag-online ka sa kanila, bubukas yung pintuan, i-click mo, papasok ka, tapos uupo ka sa ano, makikinig ka ng worship, tapos makikinig ka ng sermon. Praise the Lord, nakapag-church ka na. Tantindi. So, anong ginagawa nito sa buhay? Wala eh, nagbibigay siya ng ibang mukha ng pagiging Christian. Okay? The Lord said, keep company with me. Si Lord ang samahan natin. Sure tayo kay Lord. Amen? Okay, amen. And, tapos na po ako. Okay. Matthew 11. Basahin nga po natin ulit. Any time. Come to me. Get away with me. And you will recover your life. Gusto niyo matanggap ulit ang buhay? Rest in the Lord. I will show you how to take a real rest, walk with me, and work with me. Watch how I do it. Learn the first greetings of grace, the imputed grace, the active grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me, and you will learn to live freely and lightly. Freely, free from condemnation, free from oppression. Free from depression. Free from stress. Amen? Amen. Are you blessed? Amen. Amen. Sige po, tayo po tayo. Hallelujah. Wala na naman kayong kapumuntahan, no? Pwede mag-worship tayo sa Glenn. Awitin natin yung I Need You More. Okay? Awitin natin po yung awit na yun. Mga kapatid, kailangan natin ng Panginoon, right? Hello? Kailangan natin ng Panginoon, di ba? Ginagaritin. Mga kapatid, wala nang paghusga, therefore there is no condemnation in Christ. Amen? Merong rest kay Lord. Kapahingahan ang bigay niya sa atin. Amen? Kapahingahan ang bigay sa atin ng Panginoon. But be willing to come to the Lord. Lumapit tayo sa Kanya. Ano man yung nangyari kahapon, ano man yung nangyari noong ibang araw, kalimutan mo na yon. And God is inviting us, come to me. The Lord said, come to me. Come to me. And as we pray, mag-pray tayo na nandun yung pagsuko sa Panginoon, nandun yung paglapit sa Panginoon. Lord, I need you more, Lord. I need you more. Come on, let's worship. Let's worship. Oh, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Let's raise our hands to the Lord. Talagang sabihin natin, Lord, kailangan kita. Kailangan kita sa buhay.
Lord, yan, more than anything. More than the next heartbeat, we need you, Lord, yan. More than the air I breathe. More than the song I sing. More than the next heartbeat. Yes, Lord, more than anything, Lord. Your peace, Lord God. We receive your
sa iyong lahat ng pasasalamat, pagpupuri, pagsamba. Napakabuti mo, napakabuti mo, Panginoon. You deserve our highest praise, Lord. You deserve all the glory and honor and power and praise. For thine is the kingdom and the power and the glory forever and ever. Jesus. Amen. The best, amen. Pararamdaman talaga kapag na-bless mo tayo, no? Ayaw natin umuwi.